Ayan, kagaya nung nasabi ni Sir Wendell at saka ni Sir Jerome, itong property nila ay ino-open nila sa mga sino man na gustong magkaroon ng property dito sa Tanay. Itong property nila ay clean title, as in literally clean, pati yung environment, sobrang linis na. Meron na silang network of roads, meron na rin silang pipe para sa tubig, at meron na silang fence sa buong property. Again, kung sino yung mga interested na magkaroon ng property dito sa Tanay, pwede nyo silang kontakin. Ang number nila ay nandito nakasulat sa video description box. Alright? Ang ano kasi namin ngayon is more on smart farm, precision agriculture. So greenhouses, you know, hydroponics. A hectare is for the window. Yes. And the restaurant, lahat ng products from the farm. Yeah. So 7 that we're planning. To collab with somebody na kung sino pa yung gustong passion sa farm. Align doon sa 10 hectares and maybe that will be the first line. Yeah. Possible. Kaya naman ako. Nangyayang na para kukita mo? Saan sa ating pati? Pag. Mayor. Sir, Mayor. Apo. Salamat. Ay, mag-exam ka na ha? Ay, mag-exam ka na. Ako, Alice, hindi kita papatid. Para si Sige. Sa mga followers po ni Sir Buddy, alam ko napakarami niyo po. Please visit us sa Windells. Bisitahin niyo po kami. We are 24 hours open. We are 24 hours open para po sa inyong lahat. Si Sir Buddy po, lagi po nandito. Dito niyo po siya maaabutan. Pwede po silang magpa-reserve. Pwede po kayong pumunta sa Facebook page namin. Doon po, napakadali lang po magpa-reserve. Punta lang po kayo dito, hanapin niyo po ako. I'm Al, I'm the General Manager. Kami po ang inyong lingkod. Again, thank you very much sa mga followers ni Sir Buddy. Sir Al, may phone numbers ba? May familiar ka ba? Number ko po, 0927-708-7814. Tawag lang po kayo. May 100 meter yung hanggang dulo. Madulas, madulas, Direk ha. Baka madulas ka. Careful. Dahan lang. Ah, okay. So, nandun na tayo. Mga 10 to 15 minutes. Yeah. Sir, ba, di pansinin mo yung kaliwang side? Kasi existing na ano na yan, na manggahan. At in all mango trees yan. Dito makikita yung... Yan! Left, right, left, right. Dito direct sa taas na lang. Yung selected 3 hectares nyo, sir, nandun pa? Oo, nandun pa. Yan, tingnan natin. So, this is part of the 10 hectare. Hindi nang na-enjoy ng mga nabisita namin dito, yung ATV ride.
Yes, sir. So may concrete post yan, perimeter. Yung concrete post yun na may yellow. So the whole perimeter natin yan. I see. So ito yung left side, di ba, sir? Yes. So, bilang tayo ng 200 meters, doon naman yung kabilang. Ah, okay. Yeah. Perfectly rectangular. So, lansones. Coconut. Coconut. So, lahat ng coconut sa resto nang gagaling dito? Yes. Rambutan. Talaga average kami yan per week. Mga 500. Langka. May mga time na short. Oo. So, kumukuha kami sa iba. Dito sa neighborhood. Magkano nga bayad natin, bro? 5 pesos? O, yun. 5 pesos per piece? Per piece. Para akyat. Oo. Hanggang dalhin na doon, hanggang doon. Ano, sa labas lang. Labas lang ng property? Yes. And then, our truck, our pickup, i-deliver na doon sa restaurant. Yeah. So, ang dami. Mahogany, ang dami. May inventory kami dito ng mga puno eh. 1,000. Kasi kaya mo, kaka-harvest lang ng mga buko, meron pa rin buko eh. Dami pa rin, oh. Lahat ng puno. Sabi mo, gawa na ng tuba eh. May mga pili pa nga dyan. Namumunga? Yes. Tapos may kalamansian dito. Eh. Langka. Gabi. Dami. So, bale, yung farm, Sir Mike, every month nagpapa cleaning kami. Okay. Grass cut kami. Yes, yes. O, ngayon, nagpapa grass cut kami ngayon for preparation sa summer. Yes, yes. Mm-hmm. Matrabaho. Sa likod. Oo. Sa lubong. Yeah. Kasi dati, masukal to eh. Oo. Sobra. Kasi hindi ka dito makakalakad ng ganito, sir. Kailangan mo ng itak. Yeah. Yung guide namin nag-iitak. Bilis kasi ng damo eh. Oo. Sometimes 2 weeks lang, malago na ulit. Sinadya namin, sinadya ko, para lumabas yung hugis ng bukid, I mean, ng pinaka-terrain niya. Oo, tama. And then from yung there, contour. So, pwede na mag-plan kung ano maganda. Mm-mm. Sir Mike, nagpapari ba yung mga talim? Depends on the soil. Yes, yeah. Oo. Depende kasi sa ang suitability ng soil, may suitable crops din minsan. You can do amendment but magastos eh. So normally what you do is to find suitable crop for the soil type you have. And soil naman dito rich eh. Okay naman yung soil nyo. Kasi it seems like parang forested, mataas ang organic material ng lupa ninyo eh. Mukha naman base sa kulay. Ang farming naman, well, if you're not gonna cut any tree, it should be okay. Okay lang, no? Okay lang, cultivate. If you plan to cut trees, then yun, baka kailangan kayo ng permit. Well, these are planted, so that means they have a plant. When they planted that, ang tanong is, anong klase? And then secondly, these are maybe more than 10-year-old trees na eh. Yes. So then, we should ask lang kung if it's productive or not. Oo. Otherwise, walang use. Yeah. Yung maganda. Oo. Meron tayong water system na yan. Mm-hmm. So tuloy-tuloy yan siya. Naka-plumbing na ako yan, ano, Sir Buddy. Galing dun sa, parang spring water galing sa bukal. So yun, actually mga tuloy-tuloy yun, nilagyan lang namin ng parang switch on off, pero pwede naman ng overflowing, unlimited. So gumawa kami ng restroom sa guest. So ito na yung part of the 3 hectares na atin sa
Ayun yung perimeter fence natin, ano? Mm-hmm. Termite. So, yun talaga property line natin, ano? Diretso. Meters, tapos 500 meters doon, basta palabas. Hmm. Square, ano na? Rectangle na rectangle. Yes, rectangle. Diyan tayo galing sa mataas na yan. Ah, yeah. Oo. Kasi yung road namin dito sa kabila, meron din doon lusot sa highway. Pero medyo maliit siya. Yung sa agri, or agro, magtatanim. Una namin plan talaga dito, gagawa kami ng accommodations, like niisip pa namin kung cabin or ano. So nandun kami sa stage ngayon na planning stage. So, currently sir, nakakapag-accommodate kaka-camping, pero eventually the plan is we will have mga cabins na magaganda kasi sobrang bagay na bagay dun sa ano eh, sa surroundings, sa terrain, maganda yung mga view, may mga overlooking, di ba, tas punong-puno ng puno, so parang ang ganda niya na cabin community eh, di ba. Tapos syempre i-add mo pa dun yung mga plano natin na may mga tanim para productive din at the same time sa agritourism, di ba? Agrotourism. So, it will all come together, yung plano. So, yun yung master plan. Tsaka yung hangin dito, grabe. Maano. Sariwang-sariwa, di ba? Kasi malayo tayo dun sa inyo. Ito po ang highest point. Yes, sir. Ganda ng view. Oo. Ganda, sir, no? Tsaka ano, sir? Pagka hindi yan maulap, umaya-maya, lilitaw yung mga windmills dyan, ang ganda tingnan. Oo. Tapos sa umaga yan, siyempre nagsisettle yung clouds dyan. Yeah. Kasi gusto ko yung, kasi may market na si Windles eh, sa tourist. Yes. So that's why gusto ko yung unahin yung parang resort type accommodation, swimming pool. So yun yung target ko. And then for dun sa farming, yung leisure farming, kasi sa laki nito eh, hindi natin pwede sabay-sabay. So that's why, yung 7 hectares, pwede natin, sabi ko, i-share na para sabay-sabay natin siya i-develop. Mm-hmm. Yung master mas mabilis plan, agad-agad. Kaysa tayo lahat. Oh. Yung ano sir, yung sunflower farm. You wanted to, kasi dito sunset po eh. Mm-hmm. So it has to be facing here. Okay. So you have to find a place where you can have them in mass production. Oh, kasi ito papalitan namin to eh. Oo. Gagawin namin to na parang clubhouse, parang gazebo. So nito ganda. Ito yun. Yung pinaka, pinalaki mo pa to, ang ganda pa. Parang magiging mixed use function. Tapos yung mga cabins nandoon. Mm-hmm. Tapos every cabins yung distance niya around malalayo. Mm-hmm. Like every cabins mga nasa 5,000 or 3,000 square meters yung agwat. Low density. Low density, oo. So every 3,000 square meter isang cabin. Hindi naman kailangan punuin talaga siya eh. Siguro maximum 8, 10. Para private na private yung dating. Na hindi yung parang andun lahat eh. Mm-hmm. Eh sa Windles sa restaurant, syempre ganun naka-hyper. Yes, yes. So gusto namin dito parang opposite ng Windles restaurant na makaka-relax talaga yung mga tao. Mm-hmm. So at the same time, ito yung parang magiging resort, ito yung accommodation, ito yung ano. So yung ibang farm na gagawin nating leisure farm or tourist farm, mm-hmm, eh doon sa other areas. Mm-hmm. Para pagpasok, kompleto, may horseback riding, may ATV, may grapes picking, may vineyard, with merong isang parang winery na isang chalet na ganon, tapos konti lang yung tao,
Kasi para yung iba kasi at the same time parang rest house mo as personal use mo, parang ako personal use na naman dapat 'to eh, pero siyempre gusto mo i-share to sustain yung kahit yung maintenance mo lang eh. I-share mo lang siya. Pero alam mo naman, minsan ganun yung iniisip natin, biglang dinudumog eh. Like sa Windras, dapat yung hotel, chill lang. Lahat chill lang, pero dinudumog, sir buddy. Punong-puno rin lagi. Fully book lagi yung hotel. Yung Windras, ganun din. So, eto naman, hindi naman natin ano, na idudumog, maglilimit lang tayo ng ano. Pero yun nga eh, di ba? If you're coming in to do the farming, there's the business component, there's the leisure component to it. Ang maganda niyan is meron na kasi tayong traffic, gaya nga na sinabi ni Sir. Nag-iisip si Sir. Nag-iisip siya. Nag-iisip na si Sir. Imagine lang ako. Okay na. Buo na. Gawa na ni Sir Mike ng master plan. We want to... Correct. But it's a tourist farm ang gagawin natin. Yes, yes. So, the 10 hectares, naka-consolidate lahat ng mga different... Kumbaga, gagawin sa simula para... Well plan. Para may guide na kayo for future development. Tama. Yeah. Tsaka, di ba, eventually, sa lahat naman ng klaseng development, pagka may order, pagka may sinusunod, it actually... maintains or even adds value, di ba? Over time. Kaya talagang we have to have yung sinusunod na master plan. Eh. Noong nag-relocate ko, yung topo map na rin, huli pa? Meron pong topo. Yun, okay. Siguro i-update na lang natin dahil medyo old na siya. Pero yun, para mas madali yung maplano. And also when you do that, if they can kasi medyo marami ang density niya, locate all the yes that, yeah, para you know, and then kasi nag-inventory na kayo, maybe para locate na para you know, okay, how you gonna plan for the landscape, yeah, for the farm scale. Kasi well, una siguro hindi naman problema ang drain dito dahil ano naman siya. Maganda naman yung topography. Now, the next thing that needs to be done is yung circulation plan. Ito, nabivisualize ko na. Ganda sana nito, Bloomfield. Oh. Palta mo ng talahib yan, ng mga bulaklak. Ganda ng view mo eh. Unfortunately, hindi nakasama sa property. So, kaya we have to find something like that here inside. Ganda naman. Yung farming na, like for example, commercial. Diba yung mga sili, yung basic, tutupo dito? Kaya naman, ang challenge lang is how you do the contouring, yung planting. Because the slope is a bit, kung merong major, let's say, mga 3 to 6% slope, then you can, it's plantable. But if it's 45% slope, then medyo, ano tayo. So you just have to identify those areas. Doon yung pinakagitna eh, meron doon eh. Meron, yun. Pero kailangan open siya, no? Yes. Open. Yun nga, yung gitna. Yung kasama ng, after ng 3 hectares, yung sa middle. Nagagawin natin sana ng football ground. Oh, yun. Gawin na lang sili. Kasi may pwesto doon, sir. Kasi malakas kayo sa sili. Sa sobrang lawak niya, pwedeng gawang yun. Football field na maliit. O kaya basketball sili or tennis court. I see. Yeah. Pero yun na nga, pwedeng maging productive so sa farming. Yes. So, yeah, in your planning, syempre, you have to set the boundaries, okay? Yung first phase of development nyo, sa 3 hectares lang naman talaga tayo, di ba? So, alin ang boundary doon? Kasi itong maintenance mo yan, well, actually, kayang-kaya ng baka, tsaka ano yan, tupa. Wala ka ng grass cutter, but then again, yun nga yung... Tupa pwede. Sa ubus yan, siguradong maganda yung rolling hills mo yan, pag may tupa yan. So, yung mga ganon. Tsaka ano pa yun, picture pa sa kids yung mga kids na no. So, yeah. Kasi ngayon medyo mahirap ma-imagine eh, di ba? Although you can see the terrain. This is west eh.
sayang, no? Hindi sa ito, no? Sayang, no? Kung kita ko sa ito, ganda nito. Diba? Imagine mo sunset to. Bulaklat yan. O, dim light, o. O, pwede naman i-rent, halimbawa. Mura lang yan ang rent dyan kasi hindi nila gagawin yun, eh. Matutuwa pa nga sila kasi nakiklear mo. Pwede tayo magtanim dyan? Oo. Kaya si Moises siya yung pinaka-farm manager. Oo. Ito kasi sa pwede mo, tira mo, o. Kasi sa visualization, itong property na ito, ito lang muna simulan mo, eh. Ayan ang backdrop mo. Sunset yan, oh. Sunset yan, eh. Tapos, ang sunflower mo, haharap dito yan. Haharap dito. Kasi yan ang west, nandito ang east, eh. Haharap dito lahat yan. Sakto saan. Kaya sabi ko sa'yo, kanta dito. Marami naman ito, hindi naman ito fixed structure. Pwede pwedeng ito mismo. Ah, pwede ito mismo. O yan, o. Pwede rin, o. Pwede, o. Okay. Maximize nyo. Pwede kasi ilagay mo ito sa taas. Pwede ito mismo sa yung flowers. Objective. Para talaga medyo may impact. At least 1 hectare na flowers. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Parang maize, eh. Pag ginanon mo sa aerial, yellow, red, yeah, 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 purple. Magastos yun, ha? 1 hectare. Hindi, unti-unti na. 250,000 plants yun. So, yun ganun, ibig ko sabihin. So, magbabawas ka naman. But ano, anyway, may patwak naman yun. May ano. Hindi naman kailangan. So, kung gusto mong solid blanket color, kaya din naman. But then again, I don't know if you've seen those power fields sa Japan na talaga itong rolling hill, punong-punong ng kulay. Eh, ganda nun, eh. And then may mga patwa ka lang, di ba? Ganda nun. Sustainable naman siguro yung gastos. Kasi kung entrance. Oh, yes. I don't know, kung pa-entrance, di ba? Kaya. Sama. Kaya. Yung restaurant, yung food, yung hotel. Kaya yun, kaya. Or nakapa-kitchen doon sa restaurant. Yes. Pwede. Pwede naman. Nakabili. Pwede. Parang free na yung... kaya yon. Ang challenge lang is you have to play around with shadows and light dito, no? Especially itong mga dense, ano. So you have to decide, okay, what, you know, unproductive trees you need to at least kahit either relocate or ano. Or i-prune. I-prune, no? So then you work around with the landscape. If you really don't want to remove anything, we can move or work around it. Ang mangyayari na lang dyan is you will have patches of bloom. And then we will identify shade tolerant flowers. The flowers that you have, yung kulay pink, that's shade tolerant, impatience. Impatience. So, that one you can work under the canopy. Ganda pwede yun. Wow. So, there are varieties naman na ganun. Like yung mga begonias and then yung impatience. They can tolerate. So, ito yung sinasabi kasi na plug and play na meron ka lang dyan na design ng mga flowerscape. Imamanicure mo lang yung circulation path ng ano, ng tourist. Ano, ililit kasi leading lines yung mga yan, eh. Tourist goes to where the pathwalk is. That's bottom line. Yung sa'yo, sir, Mike, yung 2.7 mo, walk by walk? Walkable yun. Walkable. Pero, again, although it's 2.7, it's not all, ano, tawag dito, developed. Ano, we only have a hectare of talagang blooms and, ano, and facility, including the production. We make it compact. And then, kasi yun ang tourism, eh. Pag gusto nilang maramdaman, ma-feel yung bukid, doon sila sa may fish pond area. Na medyo bukid talaga. Ano yung fish mo doon sa fish? Oh, we have red and black tilapia. We have wild hito. We have dalag, palos. Dito mabubuhay. Kaya, as long as you have water source, kung may spring water sa taas, pwede tayo magawa ng water feature, eh. Dapat may overflowing na source of water. Oh, kung meron. Kung meron. Oy, kung meron, pwede yun. Pwede yun. Okay. Pwede kayong magawa. Kamusta yung tubig mo? Okay pa naman, di ba? Sobra-sobra nga, eh. Kahit summer, hindi natutuyuan. And medyo, ano lang sir ngayon, humina. Tagilid. Pero meron pa rin. Meron pa rin. Hindi natutuyuan. Kahit tag-init meron. Oh, meron pa. Hindi ko na wala. May natin at punto na dati ng bulwak pa rin. Grabe na parang. Talaga naman. Sobra naman yan. Pang ano? Pang bombero. Pag sunset, saan ang pinakamaganda? Pumwesto, halimbawa. Total, nandito kayo so, lagi. Okay. Sunrise yan, sunset. Ah, sunset. Paglubog ng araw. Saan dito sa pwesto nito pinakamagandang tumambay? Dito, sir. Dito. Ah, dito talaga. Ayan pa yung sunset dito. Oo, yun, oh. Kitang kita. Ito talaga. Sir. Dito talaga. Kukunin natin yun. Oo, ganun niya. Dito talaga. So, yun ang ano. Parang may mga windmill, parang classic windmill, Swiss windmill. If you want it that way, sa team, thematic ang design, pwede yun. Mga touch with me.
mil, ano? Pwede yun, no? Pwede yun. Kung gusto mo gano'n ng team. Tubo ba tulips dito, sir? Hindi. Well, okay, ganito ang storya ng tulip. Pero sir, may mga ano sa Facebook ngayon na buyer bulk, hindi totoo yun. No, ito istorya. Okay, you can grow tulips, definitely, up in Benguet, in Atok. Not in the lowland. However, remember, tulips is a summer crop, spring and summer crop. In Europe, ano ba ang summer natin dito sa Pilipinas? March. June. Hindi, March yun sa atin. Pero if you compare it to summer ng Europe, summer in Europe is June, March, June July. Eh, June, July natin tag-ulan. Paano kung mag-tulip? Tunaw sa ulan yun. Ah, so kahit? Kahit pag mai-grow mo sa taas, tunaw naman yan sa, bumbong naman yan sa bagyo, sa ulan. So yun kasi hindi nila yan. Sabi naman, pwede naman. Yes, pwede. Okay, di lagay mo sa greenhouse. Doon sa taas. Pwede yun. Ano, you import the bulb. Ano, kasi may treatment yun. May tawag namin cold treatment, vernalization. So you have to subject it to low temperature to induce the flower. So pag yun ay nag-bulb na, import mo yung bulb dito, tanim mo sa taas. Pwede. Pero sa baba, hindi enough yung temperature para magbulaklak siya. Like in Vietnam, the case of Vietnam, Vietnam may tulip sa Dalat. Doon sa, and they are about 1,500 meters above sea level. Pero ini-import nila yon pre-bloom na. Pagdating dito sa ano, bubulaklak. Kasi may bulaklak na initial set na. Pero yung nursery, hindi. Hirap imported eh. Talaga. Imported talaga. So yung ganun. Mag-design kami sa'yo, sir, Mike. Doon sa 5,000. Sabihin natin sa 1 hectare. So 5,000 yung planta mo yung asap. Assuming wala to. So pwede, so yung mga gagawin doon sa pag-cultivate ng mga lupa, like drainage system, isasama mo doon sa detail. Kasi I don't do, well, yung I don't do construction, or parang ganun, land movement. I can visualize and create the plan for you. Pwede mo i-dictate doon sa construction, sa engineer pwede, natin. Yun. Pwede yun. Kasi may in-house construction team tayo. Exactly. Kaya nga sabi ko, mabilis sa inyo sa architect namin. Mabilis. In-house yun. Mabilis, oo. Sunday lang ngayon, dapat sinama pa lang. So yung drawing, ito yung kanan. I-reflect na doon sa drawing para sa topo map ni Moises. Yeah. That's the easiest way. Kasi if you have already a professional team who can draw and design, visualization na lang tayo. Kasi ang strength namin is we know how to compose the flower, yung combination. And we know how they will look like when they grow. So yun. And then sasabihin na lang natin, okay, sa portion na to, sukatin mo. Kasi yung mindset ko, gusto ko mauna yung flowers eh. Kahit may glass house ka rito pag wala namang flowers na magaganda, sir, buddy. Yeah. You cannot attract Correct. Oo. Visitors kasi kailangan may flowers talaga. So again, tama yun. So ito, I'll give you options. Options agad eh. No? Quickest way, rent this list this place, clear it up, plant. Kasi ito, medyo marami tayong shaded area. Medyo matatagalan. O kung tatanggalin nyo naman to, tataniman nyo, matatagalan din ng konti. So, yun. I mean, just as ano lang, ha, options. Ha. However, if you can wait to clear everything up, para ma-ano natin. Hindi ko lang kung merong dun space pa sa ano eh. Kasi pag nilagay mo sa baba, mawala na yung view. Kita mo na yung light and shade, yung play nung light and shade eh. So, imagine mo that place around with the bloomscape. Diba? So yun okay. Kita mo na eh. Pag bubugyan mga 4 o'clock, 5 o'clock, siguro maganda sir yung mga bulaklak eh. Mga, kahit yung mga bulaklak na pang filler sa flower arrangement, pwede niyang i-harvest. Pwede. yung verbena, yung mga ganun. Oo. Pwede yun, pwede yun. At the same time for sustainable, pang bayad sa fertilizer. Oo. Yun. Ganyang klase na ano eh. Ganyan lang, mga stepping stone. Pwede na yung ganyan eh. Gusto nila eh. Yung tourist park. Ito sa farm ko to. Yung mga ganyan lang. Sunflower. Kita mo yung sunflower, sir. Kita mo yan. Agriculturist ko yan. Sabi agriculturist ko, estepi. Yan ang agriculturist ko. Tagalukban. So yung ganyan. Siguro kailangan natin na agriculturist din. Oo, ito yung mga bulaklak na tinatanim ko eh. Ayun, may pink yan. Meron. Petunias. I'm planting this a lot now. Okay. Mga hanging basket yung specialization namin. Yan. Tapos itong red na to,
Yung mga red na ganyan. Oo nga, no? Ganda nung ano. Ganda nung red? Oo, yan. Ma-grade na red yan. Meron ako nito sa farm ngayon. Marami ako nito actually. Kung gusto mo instant landscape, meron tayo. Yung ito yung sunflower grabe, ko. Grabe. Oo, yan yung sunflower namin. Ito yung sunset ko. Oo. Kita mo. So ito siya, yan. Pag nag-sunset. Oo. Kung saan ito yung ang sunset, sir. Nakatalikot siya. Nakatalikot siya. Kasi facing lagi siya. Oo. Pwede. Wala, wala tong problema. Ganda nun ah. Teka. Glass house yun ah. Imagine mo glass house silhouette ng tama ng ano niyan? Yun nga. Ng red sunset. Saka nagre-reflect yung flower. Magre-reflect doon. Yan. Tapos andun yung cabin. Oo. Yan na kasi location laki, laki ng cabin, sir. One, ah, yan two. Na. Oh. Tapos 3, 4, 5, 6. Paikot 'yon. Ito na 'yon. Oo. Ganun na nga. Oo. Thank you, Sir Mike. Oo. 3 months, sir. 3 months. Pwede ka, Sir Mike, bumalik once. Dito sa winter. Salamat. Dito mo, kahit nandito. Pwede rin. Pwede, no? Panggan dyan, sa baba. Gusto ko mag-alaga ng kabayo. Maganda ang kabayo dito. Oo, ganda. Kasi mga senior, kung papasok, saka kalesa. Kalesa, yes. Tama yun. Tapos nakikita nila yung mga... Oo. Part yun ng tour. Ang ganda yun. O, kita mo yung tibig niya, oh, green. Oo. Sa'yo, red. Ganda ng location nun, oh. Balik ka lang. Tingko na, on a nice summer day, tingko, ang ganda yan. Pati dito, meron pa pala dito, eh. Pwede pa to? Actually, kung doon tayo sa kabila, ang ganda dun, oh. Tapos next time, pag... Yeah. May time. Babalik. Mm-hmm. Ang maganda yung mga products kasi development ko. Ano? Special, premium. Yeah, we normally, parang ang tawag namin, mga signature variety na hindi tinatanim ng karamihan. Yun ang gusto ko. Oo. Like yung mga hanging baskets namin are signature varieties eh. Oh, wala, wala. Hindi mo makikita sa tabang yung mga varieties ko. Oh. Yung mga bigonya, yung sinasabi sa yung red, pwede ko ako magdala dyan. Try yung i-display para ano. Yun ako makapagdala tayo. Ah, yes, yes. Oh, malaki na masyado. Oh, malaki na nito. Yeah. Maulan kasi, kung di lang sana maulan eh, we can explore the whole property sana. Yan ang third body. So yung barbed wire ilan? 1, 2. Grabe. Dati kasi kawala. May dumadaan pa dito. Yeah. So ginawa na namin ng ganun. Wala nang lusot, wala nang lusutan. Ginawa mo kami dito ano. Ano nga yung sabi nila? Muntin lupa. Kasi yung ano, plumbing namin, no? Oh. Ah. Part of the water supply. Ganda nitong pulong ito. Okay. Hindi ka simba. Hindi, hindi. Kalimutan ko pangalan. Pero hindi. Hindi ko lang alam kung antipolo ito. Hindi yung mangga natin. Hindi ano, Tangisang Bayawak ang tawag po sa pulong yun. Tangisang Bayawak. Tangisang Bayawak. Tangisang Bayawak. Ganda, no? Hardwood yan? Hindi. Hardwood? Hindi. Hindi ko lang po walang hardwood po yan. Balimbing. Bihira na yan. May ano nga tumayo? Ito. Parang po may granito na hindi man nila kinakain. Asan? Ito. Ito? Ito? Ganyan, ito? May granito. Ito. 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 Anong kulay? Brown? Kunin mo yung bunga. Kunin mo yung bunga. Yun, may bunga. Para... Pwede kainin. Ang daang bunga yan eh. Hindi ko nga rin alam eh. Huwag mo muna bubuksan. Ay, ba't mo binuksan agad? Napisa na po. Napisa na? Galing ah. Nakakain? Hindi. May bubo kinakain nila pero maasim po ito. Ah. Maasim? Okay ah. Ano kaya yan? May bubo kinukuha na, kinakain nila sa mga taga dito. Kinakain nila? Oo. Masim po eh, hindi ko kinakain. Pwede natin, ilagay sa... Sinigang. Sinigang. Marami siyang ganyan. Ibig sabihin, tinanim yan. Ito po yung
Ah, tinanim niya. Sir. Tinanim mo kasi may ilang puno tinanim eh. Tinanim niya. Magkakasabay eh. Oh. Oo nga, no? Ano kaya ito? Grabe. Ano kaya yan? Yung structure ng tree niya parang ano, rambutan. Ay, mangustino. Parang mangustino. Parang mangustino. Dahil buong dahon niya. Pero maano lang, maasim. Kastanyas. Namumunga? Namumunga po yan. Tapos sa season niya. Madami? Madami po. Eh, nagalaglagan na nga lang po yung ano. Kastanyas talaga? Kulay yun. Ah, nagkukulay mo. Okay lang yun. May pagkain dyan, mango yung lasa. Mm. Ayan, kagaya nung nasabi ni Sir Wendell at saka ni Sir Jerome, itong property nila ay na-open nila sa mga sino man na gustong magkaroon ng property dito sa Tanay. Itong property nila ay clean title, as in literally clean, pati yung environment, sobrang linis na. Meron na silang network of roads, meron na rin silang pipe para sa tubig, at meron na silang fence sa buong property. Again, kung sino yung mga interested na magkaroon ng property dito sa Tanay, pwede nyo silang kontakin. Ang number nila ay nandito nakasulat sa video description box. Alright? So ito yung accommodation natin for tonight dito sa Wendell's Bed and Breakfast. Oo. So super ganda ng room. So iba to sa yeah. Iba to doon sa ano natin before, last time. Isang room ang ano natin, yung may ano siya, may baba. Tapos may kwarto ulit sa baba. Oo nga, sis, so, na-miss kita. Sis May, na-miss kita. Okay, so, ayan. Bob, ito yung key. Kamis dito, may water dyan. Okay, so yung weather natin, ayan, medyo maulan. So, akin na lang. Andito tayo sa Wendell's Bed and Breakfast. Pero dinner time pa rin. Super generous nila sa atin. Natutuwa ako na sobra-sobra yung binibili nila sa atin. Couldn't expect. From the lunch kanina to dinner ngayon. Yung reservation natin, in-upgrade pa nila. Wala akong masabi. Kundi, we have to enjoy the stay. Okay? So, yung mga audience dyan, gusto nyo i-try ang Wendell's. Hindi kayo magsisisi. Super sarap ng pagkain dito. At, super ganda ng kanilang services. Alright, let's eat. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.